Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they are received into themselves damnation. For rulers are not a terror unto good works, but to the evil. Wilt thou then be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God for thee, for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he that beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, an avenger to execute wrath upon him that doeth evil. Masayan sa 14, let it go. But put ye on the Lord Jesus, and make not provision for the flesh to fulfill the lust of the spirit. Baka naman, salamat sa pagkabasa ng salita, Panginoon. Loading namin mga panalangin, Panginoon, mga sakit, Panginoon, na yung virus na yan, nawa ay makarecover na lahat. Yung mga iba po, Lord, maintindihan namin, especially ng musang libutan na itong mga virus ito ay kinokos minsan ng tao, at kayo po, inalaw nyo po ito, Lord, upang kami parusahan, maintindihan namin na hindi kayo pwede magyabang, magmalaki sa inyo, na pwede nyo po kaming patayin kung gusto nyo, Lord, even in this mass scale. But I pray karamihan po ay nagising na, at Panginoon, patawarin nyo po, Lord, kami, especially kami po yung ginagawa namin ng kalooban, yung karamihan siguro hindi, we pray na sila po yung makakilala din sa inyo, maligtas ang karamihan, Panginoon, yung hindi, Panginoon, sila, at least hindi sila gayain ng iba. So kayo po maluwalhati lagi, awahan nyo po ang bawat isa, Panginoon, may stop na po ito, at least this month, para normal na po ulit, magkabalik na, especially mga wala ng trabaho, Panginoon, ingatan nyo rin po sila. Maraming salamat sa inyo, provision pa rin sa ganitong crisis, Panginoon. So kayo lang po malalati pag ang tao ay nagtiwala sa inyo, mag-turn sa inyo, Panginoon. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapun na po. Bawat si Nana, si Mama. Okay. Okay. Ang ganda umaga po. Kamusta kayo? Ano po ang ano nyo? Kamusta naman? Masaya ba? Sa bahay lang? Buti si Daddy ay ano, may tabako pa rin. Okay naman. Amen. Naisip ko nga si Daddy, baka ano. Pero yung mga bata, tuloy-tuloy lang naman kasi homeschool sila eh. So, walang pagkakaiba. Kasi pa si ano, Joshua, walang school. Wala, no? Bawal daw mag-tipon eh. So actually, pag-aaralan namin yan, ang title po nito is Higher Powers. Okay, Higher Powers. Subtitle is To Obey or Not To Obey. Okay? Susunod ba ako? Hindi. Okay? Kasi sinabi Higher Powers, mas mataas na kapangyarihan. Objective natin, bakit natin pag-aaralan to? Bakit natin pag-aaralan? Kasi nga po, ngayon, especially, nakakaroon ng kalituhan yung iba. Sabi niya, sino susundin ko? Ay sabi ng Diyos, mag-gather ng ano. Commandment man ng Diyos yun. Kinabisado nyo kanina. Minemorize nyo. Hebrews 10:25. Commandment ba yun? Hebrews 10:25. Commandment ba yun? Ha? Not forsaking the assembling of ourselves together as the man, but exhorting one another. Especially yung alam natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon, tapos saka tayo ngayon maghihinto sa pagsunod sa Kanya. Ganun ba yun? Hindi dapat, no? Commandment yun. So nakikita natin, kumikilos yung ibang tao, pinoproject nila yung power nila sa atin. So again, ang pag-aaral natin ngayong umaga, to what point tayo susunod at to what point na hindi. Yun po yung objective natin, okay? At makita natin kung sino talaga, no, that we may know who really rules and how. Paano, sino ba yung talaga yung masusunod? At dapat masunod at paano siya nag-rule? Yun ang ating objective, okay? Problema niyan. Okay.
Kasi sino dito yung masunuling bata? Masunuling bata ba si Aiden? Nanay? Ha? Minsan. Minsan. Stephen? Minsan. Gusto ba natin yung masunurin? Gusto. Depende. Di ba? Tama yun. Pag magulang ka, yung anak mo, gusto mo, masunod sila sa'yo. Di ba? Sumunod. Kasi ikaw naman talaga yung legitimate authority. Magulang ka eh. Wala ka namang gustong masama sa kanila. Pag hindi sila sumunod, mapapasama sila. So gusto natin, sumunod sila. In that way, gusto natin maging obedient ang mga bata. Pero meron bang pagkakataon na ano, na hindi dapat sumunod yung mga tao? Meron bang ganun? Yan yung pag-uusapan natin. Okay. So unang gusto kong saan natin malalaman kung saan tayo hindi nasusunod. Okay? Tama ba na sunod lang na sunod? Sige. Kung sabi, sunod. Yun ang sabi, sunod. Eh, sino mas susunod? Eh, kung ikaw, sabi ako sa'yo, sunod ka ba? Di ba, nakikita niya yung pagkakaiba? Pag sinabing obedient ka, kanino ka sumusunod? Yun ang sunod na tanong. Kanino tayo dapat sumunod? Yan. So, hindi lang sunod-sunodan. Okay? At when is obedience actually foolish or stupid? Ano, Stephen? Nusunod ka ba kay tatay? Sabi ko, tumalong ka dyan sa fourth floor. Una ulo mo. Nusunod ka ba? Bakit? Mamatay ka eh. Masama yung mamatay ka, di ba? Alam mo agad, either nag-jo-joke lang si tatay o nasita na ulo, di ba? So, hindi dapat. Kasi mas, binigyan ka, ang Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay, eh, walang karapatan si tatay kunin yun, di ba? Okay, yan. Example na yun. So, stupid yun, di ba? So, ngayon na ang pag-aaral natin, introduction pa rin tayo. Alam nyo ba na itong Bible verse na binasa natin sa Romans 13:1 ay actually iniba sa mga ibang translation? Alam nyo ba yun? Marami silang binago, pero ito yung isa sa mga pinaka. Okay, kasi nga, yung modern translation, ginagawa tayong hinahanda tayo sa Antichrist. Yan ang totoo. Kaya may documentary si Pastor Anderson yun eh. Yung New World Bible Translation. Kasi pag tinignan mo yung mga binago nila sa Bible, yun ay sumusuporta sa One World Government. Eh yun yung inaabangan natin na hindi dapat natin sundin, di ba? Tapos yung mga Bible na yun, hinanda pala tayo na sumunod sa One World Government. So, anong malaki problema natin dun? Sabi sa totoong Bible, yung binasa natin kanina, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. Sabi dito, let every soul be subject unto the higher powers, sa Tagalog, tayo daw ay magpasakop, okay, sa higher powers. Ano yung higher? Mas mataas. Ano yung power? Kapangyarihan. So, yung sabihin nito, kunwari, si Stephen, sinong higher power mo? Una, sino yung pinaka-authority mo sa bahay? Si nanay, and then si tatay. Si Peter, sino authority mo? Una mo, yung kuya mo. Kuya mo yan eh. Nasunod yung nanay, and then sunod yung tatay. Diba? So, sinong tusundin mo? Si tatay o si kuya mo? Ha? Sinong susundin mo? Si tatay o si kuya? Eh, pareho silang authority. Sino sundin mo? Ha? Ha? Pareho. Eh, paano pag nagkaiba kami? Sabi ni kuya mo, kumain ka na. Sabi ko, hindi, huwag. Sino sundin mo? Sino susundin mo? Ha? Ha? Sino dapat? Joshua, sino dapat sundin niya? Si tatay o si kuya? Oh, very good. Bakit? Eh, pareho silang authority. Kasi yung isa, higher. Tindihan mo? Higher power. So, kahit sa gobyerno, ganun yan. Kahit sa military, ganun din. Kahit sinabi sa'yo yung direct mo superior, eh, sinabi pa nung superior niya rin, ganito gawin mo. Sino mo sunod? Yung mas higher. Diba? At pansinin nyo sa Bible, ang tawag sa Diyos ay the highest. Tama mo yan, punta tayo doon. So, doon pala muna tayo sa government. So, hindi. Basahin muna natin yung ibang translation. Ano sinabi nila? Sabi sa Bible, na totoo, sa King James, sabi dito,
magpasakop tayo sa higher powers. At sabi sa ibang translation, sa NASB, sabi, every person is to be in subjection to the governing authorities. Okay? So, magpasakop ka lang kung sinong namumuno, magpasakop ka doon. In a way, tama. Pero paano nga kung pinipigilan tayo mag-worship, paano yun? Nasabi sa ESB, NIV, NLT actually, lahat, pare-pareho. Sa halip na higher powers, ang pinalit nila is governing authorities. Yan, no? Pare-pareho. Sabi sa ESB, let every person subject to the governing authorities. NIV, let everyone be subject to the governing authorities. NLT, everyone must submit to governing authorities. CSB, let everyone submit to the governing authorities. Anong problema doon? Ang problema doon, mali yun. Kasi katulad na sinabi ko sa kanina, sino kanina susunod? Sabi ni Peter, hindi ko na alam. Kasi sabi nung isa, ito, sabi nung isa, ganito. Madali lang yung Bible mo, King James, sabi, higher powers, sino susundin mo? Eh, di yung mas higher. Diba? Hindi siya komplikado eh. So, pag sinabi ng gobyerno, ganito, sinabi ng Diyos, ganito, sino susundin ko? Hindi ko alam. Eh, hindi ko nag-aaral. Kung alam mo, naintindihan mo, at medyo na-perceive mo itong kalokohan ng mga bagong translation, dapat alam mo susundin mo ang Diyos. Diba? Okay, tingnan natin, iba lang naman yung term ng King James. Hindi po. Sa King James 1, 2, 3, 4, 5, ginamit yung government na word. Government. So kung ang tamang ano dito, ang tamang pakahulugan ng Diyos dito, lahat ng gobyerno, sundin mo, hindi dapat sinabi niya rin dito. Kasi sinabi niya, higher powers. Kasi hindi lagi ang Diyos mismo, hindi siya sumunod sa siyempre, pati sumunod sa gobyerno. Ni Jesus, hindi siya sumunod lagi sa gobyerno, di ba? Madalas sumusunod siya, pero minsan hindi. Bakit? Kasi mas higher siya eh. Sabi sa Isaiah 9:6, the government shall be upon his shoulders. So, naintindihan ng Bible, ang terminal ng Bible, yung government. Isabihin yung mga pamumuno. Isaiah 9:7, ganun din, of the increase of his government and peace shall there be no end. Sabi sa 22:21 pa rin, Isaiah pa rin, and I will commit thy government into his hand. So, alam ng Bible yung government. Pag sinabing government, pamumunuan. So, hindi niya ginamit yon sa Romans 13:1 kasi hindi yun dapat. Okay? Sa New Testament, dalawa. Sabi sa 1 Corinthians 12:28, and God hath sent some in this church, for first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversity of tongue. Ito niyo yun. Alam niyo yung government. Iba yung role ng government. Iba yung nagpapagaling. Iba yung nagsasalita. Iba yung nagmi-miracle. Okay? Yung government may particular na ginagampanan sa lipunan. So, maganda yun. Kaso, ba't hindi ginamit sa Romans 13:1? Kasi iba ang context ng 13:1. Pero yung ibang translation, ginamit yung government. Okay? Nakikita niyo yung ano ko? Iba yung dapat. Again, last is 2 Peter 2:10, but chiefly them that walk after the flesh, the lust of uncleanness, despise government. So, negative yun, ha? So, sinasabi ni Peter na huwag mo i-despise yung government. Sabihin, wala akong pakialam sa gobyerno. Mali yun. Yung sabi ng Bible. Pero pinag-aaral natin ngayon, kung saan tayo susunod, saan hindi, at kailan hindi, kailan susunod. Okay? So, another introduction natin, mga types of government. Kailangan maintindihan natin ito kasi pag sinabi natin, basta sumunod lang tayo. Maling-mali ka na. Bakit? Alam niyo ba ilan ang type of government? Sobrang dami. Hindi ko na nga nilista lahat eh. Sobrang dami. Through the history, ang nilista ko na lang dito yung mga alam natin. Yung iba kasi medyo kakaiba eh. At halos wala na rin nag-practice. Dati pinapractice yun, pero ngayon hindi na. Kaya ngayon, pag-aralan natin ano ba yung mga types of government? Number one, apat lang to na category. Yung number one category, power structure. Ibig sabihin, paano, sino yung may kapangyarihan? So, meron tayong apat. Siyempre, yung anarchy, number one. Pag sinabi anarchy, walang gobyerno. Walang may power, kahit sino. Nangyari yan sa Bible, sa Judges. Naandun na sila sa promised land, pero nangyari. Sabi doon, everyone did according what is right in their own eyes. Paano sinabi ganun? So, kahit sino. Kanya-kanya, ang tawag doon, anarchy. Gusto nyo ba yun? Ang pangit nun. Patayan dito, patayan dyan.
Kung sinong malakas, mamaya patay din siya kasi may mas malakas pa. Walang kapayapaan, walang kaunlaran. Walang kapahingahan yun, ang pangit nun. So, pero isa yun sa mga klase ng gobyerno kasi walang gobyerno. So, ayaw natin nun. Pero mayroon tatlo dito is another three, confederation. Yan lang naman ay nag-unite yung iba, laban doon sa iba. Na state. Okay, hindi rin maganda, parang ganun din, lumaki lang. And then yung pangatlo is ito, sabi nila, maganda raw, sabi nila is federation. Pag sinabi federation, partially self-governing states, sa US, ganyan. Mga halos, medyo semi-autonomous sila, pero sila ay nagkakaisa under a central government. So, perfect illustration yung US. Kasi hindi applicable sa iba yan kasi dati talaga sobrang independent sila. Nagkaisa lang sila. So, ngayon, mayroon pa rin mga kapangyarihan yung mga states, pero yung central state, ginogovern ng federal government. Okay? And then yung lastly, yung unitary state na sinasabi. Ibig sabihin, parang Pilipinas. Sa buong bansa, isa lang ang ano, gobyerno. Though hinahati, pero sila pa rin yung bumusunod. Central power. Okay, unitary. So yun ay according to power structure. Sino ang makapangyarihan? Ay, structure pala, sorry. Anong klase yung structure? Central lang or medyo central? O wala? Okay. Anyway, dun tayo sa power source, ito yung mas importante. Kung sinaming power source, sino yung makapangyarihan? Okay, number one, syempre, yung autocracy. Sinabing auto is self, di ba? So, pag sinabing autocracy, sabi niya, supreme power is in the hands of one person, isang tao lang, diktador yan. So, anong gusto niya mangyari? Yung mga ano siya, yung mga mga consultant din. Pero kahit anong mangyari, siya yung mausunod. O sinabi kong ganito, ganyan. Gusto niya ba ng ganon? Ngirap doon kasi pag itong baliw na to, na baliw yan, pangyarihan kung saan man, hindi niya kayang pamunuan yung isang bansa. Kaya pag nag-ano yan, siya lang lagi mausunod. Ang mahirap yan. Napatunayan natin sa history, hindi maganda yan. Next is yung democracy. Pag sinabing democracy, yung mga tao ang namumuno. Rule of the people. So, pero maraming tipo yan. Maraming klase yan. So, isa na nga yung sa atin, representative democracy yung tawag sa atin. Okay, republic. And then yung next is oligarchy. Okay? Hindi pwede. Dapat kami lang. Pag sinabing oligarchy, rule of the few. Mag-rule, hindi isang tao, pero hindi rin lahat. So, sino? Yung kami lang, yung malalakas, pili lang. So, maganda rin ba yon? Hindi rin maganda, pero may maganda rin doon. Kasi kung kayo yung matalino, hindi kayo mag-rule, maganda rin. Kaso nga, hindi pinili ng iba yon kasi paano define mo yung matalino? Okay? So, pero under that, may dyan yung theocracy tsaka aristocracy. Sinasabi ko, nangyari rin yan sa maraming bansa. May nakabuti, may nakasama. Okay? Ngayon, power ideology, ba't di ko nalagay? Kasi marami rin yan eh. Anyway, yung iba dyan, yung communist, nasa mga workers daw, pero hindi rin nangyari yun. Nangyayari sa gobyerno pa rin. Gusto ko lang sabihin sa inyo ganito. Kung napakarami ng tipo ng government, saan tayo sunod? Diba? Yun pa lang tells us na hindi rin ito final. Kasi katulad yung communist, ang sinabi nila, gusto natin na mag-rule yung mga worker kasi kami nagtatrabaho, dapat kami mag-rule. Yung problema, sana implement ang communism na maayos? Wala. Sa China, hybrid na rin yan eh. Capitalist na rin yung country nila, kaso isang party within themselves, agawad din sa kapangyarihan. So, hindi rin talaga. So, kaya ang gusto ko sabihin dito is, dito tayo sa point number one. Ano dapat ang attitude natin sa gobyerno? Kung alam na natin yung gobyerno ay may mabuti, may masama, may tipong gobyerno na maganda, ito applicable sa ganitong lugar, ito hindi. Ano dapat ngayon? Eh kasi reality na yun, nandiyan yung gobyerno. Ano dapat natin gawin? Sunod ba tayo lagi na sunod? O hindi tayo sunod? Ayun yung pag-aaral natin. So number one, medyo nabanggit ko kanina, is ang point number one natin, consider the highest. Intindihan nyo ba yun? Sa Tagalog, alamin mo sino ba yung pinaka. Kasi, example natin kanina, dalawang authority ni Peter, kuya niya ba o tatay niya?
Hindi ko alam, hindi mahirap yun. Consider mo, sino ba yung pinakamataas? Eh di si tatay, sa bahay lang ha. So, kung alam mo kung sino yung pinakamataas na power, yun ang sundin mo. So, sa gobyerno natin, ang attitude natin dapat is, verse number 1, nabanggit ko na kanina, sabi diyan, for there is no power but of God. Okay? Kahit sabihin mong gobyerno yung higher power, still, sinasabi dito, ang Diyos ang pinaka. O sino sundin mo? Ang Diyos, di ba? Sabi diyan, oh, God, the powers that be are ordained of God. Kaya lang may gobyerno kung dahil pinagpahintulot ng Diyos. Okay? Kung hindi pinagpahintulot ng Diyos, katulad sa judges, kasi hindi sila sumunod eh. Ang ganda na ng pattern sa kanila, may batas na sila, at meron silang leader. Ang nakalimutan nila, yung importance ng leader. Kala nila, basta may Bible sila, okay na. Diba, anong ginawa nila? Nirul sila ni Joshua, namatay si Joshua. Namatay na yung elders. So, sino susunod? Hindi nila finalo yung pattern ng Diyos. So, ano nangyari sa kay anarchy sila ngayon? Diba? Ngayon, kung alam mo yung, ayun na nga yung pattern eh, ang Diyos nagro-rule, ang sunod yung man of God. Eh, ba't pababaguhin nun? Kasi binago nila, kaya sila ay nagkagulo. Okay? So, consider the highest. Again, mag sinabing higher powers, relative term yan. Ibig sabihin, may mas mataas sa isang bagay. Alam niyo pa tawag sa Diyos, sa tunay na Diyos sa Bible, paulit-ulit, no? God is the supreme ruler. Ibig sabihin, siya yung pinaka-pinaka na magsasabi, ito yung masama, mabuti, ito yung gawin nyo, ito yung huwag nyo gawin. So, kaya importante, kailangan makilala muna ang Diyos. Pag kilala mo na siya, ano ba sinabi niya? Ah, yun ang gagawin ko. Yun ang susundin ko. Okay? Ang title ng Diyos, madalas siya sinasabi, the highest. The highest, the highest. Sabi ng isa, the most high. Iisa lang yun. Kung sumunod ka sa magulang mo, okay ka. Eh kaso, loko-loko yung magulang mo sa ibang bagay. Susundin mo ba siya? No. Hindi na. Okay? Kasi siya, pag tayo, tumatanda na tayo. Ikakaroon ka din ng knowledge. Sino susundin mo? So, hindi mo na pwedeng lagi sundin yung magulang mo, lalo pag medyo matanda. Alam niyo yung matanda, di ba? Hindi lahat, ha? Pero ibang medyo tumatanda, nagkakaroon ng ibang attitude. Di ba? Ulyanin lang, susundin mo pa rin yun. Di ba? Daddy nagsabi niya, ha? Okay, kaya dapat intindihin mo sino ba yung higher power. Okay? Ang Diyos ang pinaka-highest, most high, and therefore, tama lang na siya yung mag-ordain. Kaya nga sinabi dito, ang Diyos ang nag-ordain yan eh. May kahit ano mo yan, sundin mo si Duterte. Yung ibang bagay, okay. Yung iba hindi. Actually, siya nga rin nag-question eh. Alam niyo ba yun? Yung virus na yan. Usong-uso na yung virus, ay may galing sa China, okay lang yan. Papasukin niyo yan. Alala niyo yan? Kung hindi niya pinapasok yun, doon ang galing yung isa, yung mag-asawa, di ba? Yung unang namatay, oh, pinapasok na yun. Ngayon, ano siya? Sabihin niyo ba, ah, sundin natin si Duterte. Kung sinunod lang natin yung matinong logic, eh, hindi na tayo nagkaganito. Yung H1N1, di nakarating dito yun. Eh. Ang dami na matay sa US nun. Di ba? Dito nakarating ba yun? Hindi, kasi pinigilan na natin. Linaw naman yun. Di na, pero tumawid yung virus sa dagat eh. Eh, pinapasok mo yung tao dito. Yan si Duterte, kaya ayaw ko dyan eh. Hindi naman lagi ah. Pero yung ibang, ano niya, masyadong kampi sa Chinese eh. Eh kasi Chinese siya, papasukin yan. Mali eh. Kaya ang Diyos ang nagtatag, sundin natin ang Diyos. Okay, sa lahat ng bagay. Eh siya nagtatag dyan kay Duterte. Kunwari, kung yung Trump. Sundin natin sa Diyos sa ibang bagay, hindi lahat. Nakakuha niyo ba yun? Kaya ngayon, sabi dito sa verse 4, tingnan mo. Bakit tayo sunod sa kanya? Kasi, he is the minister of God to thee for good. Bakit andyan si Duterte? Kasi, gusto ng Diyos, awat kabutihan ng Diyos, mapabuti tayo. Kaya nilagay si Duterte, okay, presidente natin, mapabuti ba tayo sa ibang bagay, sa maraming bagay, mapabuti tayo, mahirap yung anarchy. So, kung andyan nga, in-establish ng Diyos yan, ang Diyos na naglagay sa kanya dyan, sundin natin siya. Para sa kaibubuti natin. E paano kung ikasasama na natin yung sinasabi niya? Hindi natin susundin siya.
Yun ang gusto kong sabihin dito. Siya ay tagapaglingkod ng Diyos, hindi natin siya susundin sa lahat ng bagay. Doon lang sa, alam natin na sinabi ng Diyos, ito, gawin mo to. Eh, sinabi ba ng Diyos, papasokin niya ba yung mga China? Hindi sinabi ng Diyos yun, kalokohan niyo, mali yun eh. Nakikita niyo mo yung sasabi ko? Eh, pag sinabi ni Duterte, huwag na kayong mag-gather. Ang sabi ng Diyos, mag-gather kayo, huwag niyong i-forsake nga eh. Sino sundin natin? Sabi ng ibang mga ano, baka maging mabuti tayong halimbawa. Kanino? Sa tao. Sunod-sunod tayo sa Duterte. Diba? Nagmalaki pa eh. Kaya hindi tayo mag-gather. Ang galing. Baliktad, okay? So nakikita niyo ba yung pinapunta ko? Dapat sumunod tayo minsan, pero minsan hindi. Okay, pabalik-balik tayo dyan eh. So number two, ito yung sinasabi dito. Okay? Do not resist the legitimate authority. Oh. Number one, consider the highest. Pangalawa, do not resist. Huwag mong labanan yung tamang authority. O sa bahay, huwag mong labanan yung tatay mo. Sinasabi ng Diyos yan. Diba? So pag nilabag mo yung tatay mo, hindi lang yung tatay mo kalaban mo. Pati Diyos na nag-establish sa kanya dyan. Diba? Kaya maganda nito, mga bata, makilala nyo yung Diyos. Parang di na kayo pinipilit. Kasi yung ginagawa pa ng tatay mo, gusto rin ng Diyos eh. Diba? Ngayon, pag sumuway na yung tatay mo, huwag mo na sundin. Doon sa bagay na sumusuway siya sa Diyos. Pero yung mga tamang sinasabi niya, sumunod ka. Okay? Sabi dito, ito, starting sa verse 2, sa 2, tama, hanggang 7, yan ang sinasabi kung bakit at dapat tayo sumunod. At saan tayo susunod? Okay, isa-isa natin yan, ha? Wala tayong lalagpasan dito. Sabi dito, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. In-establish na Diyos sa gobyerno, hindi ka sumunod sa gobyerno, tapos ka. Okay, so again, sinasabi natin, sumunod ka dapat sa gobyerno sa karamihan ng bagay, hindi sa lahat. So mayroon siyang authority. Okay, nakita niyo ba yun? Kaya hindi ka sumunod, meron kang paglalagyan. Okay? Makakatanggap ka ng sinabing damnation na kaparusahan or condemnation. Okay? For rulers, binigyan dyan ang dahilan bakit dalaman na sundin. Kasi nga, they are not a terror to good works. Hindi naman sila dyan para gawin ka ng masama. Dapat. Okay? Dyan sila ginawa. Okay? Pag sila ay gagawa ng masama, takot din yan. Okay? But to the evil, sila ay ang kailangan nila isuppress yung masama. Okay? Kaya sabi na, dapat matakot tayo, mayroon tayo na paggalang sa gobyerno. Para magawa natin yung mabuti, at sabi dyan, pag ginawa mo yung mabuti, hindi siyempre, paparangalang ka rin nila. Kaya tanyo yun, logical naman eh. Kaya nabanggit natin kanina, siya ay lingkod ng Diyos sa mabuti. Ngayon, gagawin mo ba yung masama? Siyempre, hindi. Ngayon yung mga, alam mo na, sinabi ng gobyerno, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw. And Diyos din nagsabi nun eh. Kaya susundin talaga natin yun, di ba? So huwag mong susuwayin yung gobyerno nun kasi nga, yun ay para sa ikabubuti natin pare-pareho. Sabi dyan, an avenger execute wrath. Pag nagnakaw ka, eh talagang mapaparusahan ka ng Diyos dito sa lupa, yung gobyerno, kung mahuli ka. Okay, again, yung mga mas matinding mga kriminal, hindi nahuhuli. Kasi sila na rin yung politiko, di ba? Kaya sabi ko lang dito, kailangan sumunod tayo. Pero hindi sa lahat ng bagay, okay? Sabi niya sa 5:4, you must be subject not only to for wrath, but also for conscience sake. Ang ganda nun. Ibig sabihin nito, hindi ka lang sumusunod dahil takot ka. Sunod ka rin kasi yun ang sinabi ng Diyos eh. So ibig sabihin, hindi ka lang dahil takot kasi yun ang dapat tama. Yun ang tamang sundin mo tapos, hindi ako takot, may military, may police, eh, mas marami akong balis sa police, susunod ba ako? Kung sa takot ka lang sumusunod, hindi ka na takot eh. Kaya parang iglesia ni Manalo, ganun. May sarili silang armory. Kapit nila yung mga politiko. Ibig sabihin, hindi na susunod. Hindi pa rin. Kaya yung mga tunay na Kristiyano, hindi lang sa takot, kundi pati sa konsensya. Sinabi ng Diyos yan, hindi ka susunod. Okay? 6, for this cause, pay tribute also. Yan, sinabi, may tax. Ayaw natin yan.
Eh kaso, gagamitin daw nila sa maganda. Wala naman tayong magagawa, di ba? Unless gusto mo lumipad sa ibang place, mag-seclude ka sa sarili mo, di mo naman gusto yun. Pwede naman tayo dito sumunod. Hindi tama yung ginagawa nilang iba. Di ba? Ginagawa nila sa tax money natin, hindi tama yung iba dun. Yung iba tama, yung iba hindi. Ang gagawin natin? Ay, sumunod ka na lang. Okay, ito yung masasabi kong medyo nasa gitna eh. Hindi ka dapat sumunod, kaso mas makakabuti sa atin pare-pare kung sumunod na lang. Alam naman natin ng gobyerno sa sanlibutan na hindi perfecto. At ang Diyos ay mag-rule sa future pa. Ang pinaka-the best natin gawin sa ngayon, sumunod na lang sa ibang bagay again. Okay? Especially sa tax. And then, sabi dyan, render therefore to all their Jews. Yan ang mga yan, mga tribute na yan, tax na yan. Sige, bayaran mo lang, kailangan mo rin naman maging masipag. Ay, di ganun din, kikita ka rin naman, hindi ka naman mabayaran ng Diyos, bayaran mo na yan. Pero again, hindi sa lahat ng bagay susunod tayo. Kaya sinabi dyan, no? Custom to whom custom. E mayor siya. E galangin mo na rin at least dun sa the fact na siya yung mayor. Si Duterte, ayan, yung tamang galang sa isang presidente ng bayan, ibigay mo na rin. Diba? Huwag mong mura-murahin, ha? Parang wala siya. Hindi naman ganun. Again, pansinin nyo, kahit balikan nyo yung preaching ko, dun ko lang siya tinitira sa mali. Pero sa mga bagay na tama lang, galangin natin. Hindi ko siya tinatawag ng ano ng pangalan. Okay? Diba? President Duterte pa rin, I respect him dun sa bagay na yun. Okay? Fear unto fear. Militar kahapon. Di sige. Sunod. Honor to him, honor. Magulang nyo, galangin nyo. Minsan, tumatak, mas malaki ito si Stephen, mas malaki na sa nanay niya. Ibig sabihin ba, hindi na ako takot sa iyo. Mas malakas na ako, mas mataba pa nga ako sa iyo. Sino mas mabigat sa inyo na? O, di ba? Pero, kailangan pa rin galangin yung nanay mo dahil yung sabi ng Diyos, di ba? So, number three, hindi tayo magtatagal. Sabi dito, simple lang yung number two. Actually, ito yung problema sa iba. Yung number two, naiintindihan nila, naiintindihan din natin. Ang problema, sinakop nila yung iba. Ibig sabihin, magpa-under ka sa gobyerno sa lahat ng bagay. Meron pa sa Facebook ganun eh. Lahat? Hindi lahat. Mali na yun pag sa lahat. Doon lang sa bahay. So, kaya pag-aaralan natin, una, number one, consider the highest. Yun pa lang dapat alam mo na, ang Diyos ang dapat mo sundin. Higit sa lahat. Pero number three, meron sinabi kasi dito, okay, yung dahilan, bakit tayo dapat sumunod. Okay? Hindi yung maging masunurin ka. Kahit anong mangyari, ako yung magiging masunurin. Kanino nga? Ano ba yung dahilan, bakit tayo sumusunod sa gobyerno dapat? Ito yung sinabi sa 8 hanggang 14. Sabi dito, oh no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Okay? After nyo sabihin na sumunod kayo sa gobyerno, pero syempre yung caveat dun is yung sa Diyos muna. Kaya sabi dyan, oh no man anything but to love one. Kasi nga, kaya ka sumusunod minsan para sa pag-ibig mo sa iba. Tulad yan, sa tax na yan. Wala naman tayong better option sa ngayon. Para wag lang magulo, di ba? Kung kaya mo labanan, labanan mo. Di ba? Sa maayos na paraan. Nakita niyo yan? Ito na yung oh no man anything but to love. Ibig sabihin, kailangan mahalin natin lahat. Okay? Again, hindi rin. May mga ano dyan eh. Laging sa rule, may mga tawag dyan, exemption. Okay? Hindi natin mahal yung mga bakla. Okay? Mahal natin sila to the point na hindi natin sila papatayin. Okay? Pero hindi natin sila mahal. Dahil hindi sila kaibig-ibig. Diba? So, ganun din yung mga false teacher. Diba? Kanina, binasa natin. Naalala niyo yan? Deuteronomy 13. Ano sabi doon? Pag false teacher yan, patayin. Diba? Kasi nilalayo ka sa tamang Diyos eh. So, huwag niyo gagawin ngayon yun. Iba tayo ngayon. Okay? Ay, yung sinasabi lang nun, they deserve death. Okay? So, kung mapatay sila, kung may gobyerno tayong righteous, wala naman. Hindi masyado, I mean. So, they deserve death, pero hayaan natin sila kasi, ano ito, subject tayo ngayon.
Hindi tayo inalaw ng Diyos na ganyan sa ngayon eh. Sa kanila, di ba? Binasa natin kanina, ikaw yung dapat unang pumatay, kamag-anak mo, tapos tutulungan kang sumamba tayo kay demonyo. Ikaw na yung pumatay dapat doon, sabi. Di ba? Binasa natin. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Pero ngayon, may iba din tayong pakahulugan. Kasi, context. Yung sabi dyan, for this, nakita nyo kanina sabi, sumunod tayo sa gobyerno. Pero ngayon, mahalin natin ang bautisa. Bakit? Sabi dyan, huwag kang mag-adultery, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw. Kasi nga, pag ginawa mo yan, hindi mo mahal yung ibang tao. Okay, nabdaan na natin ito kanina eh. Huwag muna silang kaingitan. Okay? Ito yung binasa natin kanina, tanong ni Daddy. Kasi sinabi ng Diyos, thou shalt love thy neighbor as thyself. Diba? Love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. Okay, yan ang memory verse ko dati. Kasi summarize yan eh. Summary. Paano ka hindi gagawa ng masama sa iba? Kasi minahal mo sila eh. Ba't mo sila gagawa ng masama? Diba? And that knowing the time, that now is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting, one and drunkenness, chambering, wantonness, no strife, and envying. Ano sinasabi natin dito? Pagkatapos natin sabihin, kasi bumalik siya actually, yung Romans 1, Romans 13, 1 to 7, ginawa lang niyang example yung human government. Yun ang totoo. Hindi sinulat yung Bible para sa gobyerno. Baliktad. Yung gobyerno ay para sa Diyos at para sa tao. Hindi niyo yun? Kaya nung natapos ng ni si Paul na illustrate, gamiting illustration yung gobyerno, eh bumalik siya sa pinaka-team niya talaga, sa Book of Romans. Diba? Ang pinaka-team niya talaga, syempre, itong mga tao ay sumunod sa Diyos. Diba? So, yun ang nakita natin dito ngayon. Ang ibig sabihin ko lang dito, ito yung dahilan bakit tayo dapat sumunod. Para pag sumunod tayo sa gobyerno, eh di sumunod na rin tayo sa Diyos. Ngayon, pag alam mo yung dahilan na yun, hindi ka basta-basta parang ututo. Eh, kaya lang ako sumunod sa gobyerno kasi obedient ako? Hindi. Hindi sa kanila, sa Diyos una. Kaya ako sumunod na huwag kang gagawin mo yan kasi una ako sumunod sa Diyos. Naintindihan niyo ba mga bata? Yung dahilan. Ano ba yung dahilan talaga? Ba't ako sumusunod sa gobyerno? Kasi kailangan ko sumunod sa Diyos. Mas gusto kong sundin ng Diyos dapat. Ba't ka sumusunod sa gobyerno? Kasi sumusunod ako sa Diyos eh. Yun ang dahilan doon. At yun ang sinasabi dito. Okay? Antok-antok ka dyan. Kailangan nyo to. Diba? Gising. Eh, bakit ba ako susunod kay tatay? Ilang taon na akong tumusunod kay tatay? Ilang taon ka na? 8? Pag may sarili ka ng asawa, may sarili ka ng bahay, hindi mo na kailangan sumunod kay tatay. Okay ba sa'yo yun? Ha? Eh, by that time, dapat matalino ka na din. Alam mo na yung gagawin mo sa sarili mo. Ngayon, huwag kayong maiinip. Ngayon, ganun sa gobyerno. Kailan ako hindi susunod sa gobyerno? Pag nasa langit ka na. Sabi nga nila, maganda dito, pag alam mo, pag maka-Diyos ka, sumusunod ka pa sa Panginoon, bandang huli, ano mangyayari sa mga gobyerno? Itong gobyerno na to, mawawala. Papalitan ng Panginoon sa millennium. Siya yung pinaka-head. Ano mangyayari sa'yo? Depende sa'yo kung sumunod ka sa Panginoon. Isa sa mga rewards siya paulit-ulit is we will reign with Him. We will reign with Him. Hindi lang yung marami kang bahay. Hindi lang yung may bahay. Itong mga to, yung mga lokolong mayor, presidente, congressman, sa impyerno yung karamihan dyan. Kaya hindi mo kailangan maingit dyan. Diba? Yung mga militar na yan. So, pag matino kang Kristiyano pala, ikaw yung magudol. Yun ang maganda doon. Diba? Kaya hindi mo kailangan ma-inject sa kanila. Masyado ako insecure na, sunod tayo na sunod. Ang Diyos, ang higher power, siya nag-establish nito, walang unfairness sa Diyos. Amen? Amen. Ngayon lang yan. Pero bandang huli, lahat yan ay i-reward niya yung dapat niya i-reward. Ang bilis natin.
Sige, okay lang yan. So, naintindihan nyo na ba? O, sige, bigyan natin ng practical application. Yan, sa coronavirus. Nasabi, bawal ganyan. Ano gagawin natin? Hindi na tayo mabuhay. E paano yung walang trabaho? Diba? Kaya naisip din nila, siyempre iba lumaban din eh. Noon na talagang total crack. Gusto nila, wala talaga eh. Hindi na nag-isip eh, paano yung walang kakainin? So, bandang huli, inalaw siyempre yung magkatrabaho. Hindi ako ano eh, paano ako, hindi ako makapag-work from home. Hindi, alaw kita, ganun. Ang problema ngayon, yung meron pa rin mga trabaho talagang wala eh. Katulad ng restaurant na ano, magabong restaurant, yung mall, sarado. Kasi ang mall talaga ng entertainment na lang yan eh. Eh, di ka naman kumain sa bahay, bakit sa mall pa? Interact ka pa sa ibang tao. So, kawawa rin yung mga yun. Totoo lang. So, dapat ba tayo sumunod doon? Kailangan. Pero, kaya actually ito maganda eh, sa preaching din ng ibang preacher, sabi niya. Tama rin yun, sabi niya. Ang maganda dito is, nakita natin kung ano yung mga trabahong importante tsaka hindi. Totoo yun eh. Pag ang trabaho mo, yung una, entertainment. Hindi masyadong kailangan yun. Ba't ka andyan? Diba? Kaya at least na ito, mga bata, dapat pala yung trabaho ko, ba't si tatay may trabaho pa rin. Ibig sabihin, importante yung trabaho niya. Hindi siya pwedeng wala. Kaya yun ang isipin niyo, mga bata. Diba? Hindi yung entertainment. Ngayon, pati mga ano, NBA, close. Kasi hindi mo kailangan manood ng basketball. Ba't ang manood ng mga adult na shoot ng bola? Yung sabi, hindi importante yun. Pakailan mo dun. Ano ba? Yung nga, restaurant na masyadong masarap masyado. Mabuhay naman ako ng hindi masyadong masarap. Basta masustansya, di ba? Ano pa? Yung sinihan. Nung kailangan manood ng bagong pelikula na naman. Naloko lang pa, ulit-ulit naman yung kwento, di ba? Pure House. Totoo yan. Talagang di naman kailangan yan eh. Parlor. Ha? Pagpapaganda. Ako nga, di ako nakapagpagupit. Sabi ng sundalo. Yan, mga bisyo. Tubungan. Wala na dapat yan. Ito yung problema ngayon. Para sa kanila, yung worship natin, baliwala sa kanila. So ngayon, anong, kinilos din sila, yung iba. Kaya actually, pinakapunto ko dito, ganun eh. Susunod ba tayo pag pinagbawalan na tayo mag-worship? Ah, pwede tayo mag-worship sa bahay. Live lang. Ah, pag amen ka ba doon, nakikita ba kita kung nautulog ka o hindi? Nagsikap ka bang ano, naligo? Baka di ka pa naligo. Sasabihin mo, mag-worship ka. Ano pa? Hindi ka ba nag-memory verse? Ano pa? Hindi ka nakakanta. Ano? Mas gusto mo ba yun? Ano yung sabi ko? May mga dahilan ng sumunod na yung may... Hindi. Kaya natin nyo ba yun? Ang gobyerno ay para sa tao, para sa Diyos, hindi ang Diyos sa gobyerno. Okay, sige. Lumubo tayo. Last na. So, number one, consider the highest. Sa Tagalog, alamin mo kung sino yung mas mataas. At ang pinaka-analyze natin dapat dyan, ang Diyos ang pinaka-mataas sa lahat. Ngayon, yung iba, walang pakialam sa Diyos. Sunod na lang talaga sila sa gobyerno. Pag sinabi sa kanilang magpa-vaccine, pag sinabi sa kanilang magpa-sumamba sa Diyos-Diyosan, pag sinabi sa magpa-microchip, sunod yan. Napansin nyo ba yan? Susunod yan kasi wala naman sila, wala naman silang Bible eh. Wala naman silang sinasabing konsensya, basta mabuhay lang ako, okay na yan. Kaya sila yung unang-unang malalaglag dyan. Yung mga mananampalataya dapat hindi. Okay, so consider the highest, actually yung pinaka-team ko talaga. Higher powers. Ang Diyos ang mas sundin natin. Pangalawa, huwag muna silang i-resist yung mga legitimate authority. Dapat malinaw yun. Sunod tayo sa gobyerno kung kailangan at hindi naman makakalabag sa batas ng Diyos. Kung lalabagin na yung batas ng Diyos, hindi dapat. Number three, ang dahilan kasi is para lang sa, para din sa Diyos. Para mapahalaga natin yung gawain ng Diyos.
at i-fulfill natin yung batas niya. Iba tayo, susunod ngayon. Pag hindi na napufulfill ng gobyerno yung sinasabi ng Diyos. Nakuha nyo, paulit-ulit na tayo, ha? Para lang makuha natin. Pag nakakasama na sa atin at sa Diyos, yung utos ng gobyerno, huwag na tayong sumunod. Number four, dito na po tayo magkatapos. So, matatapos yung chapter, binalik niya yung mga dapat natin gawin sa Diyos at sa bawat isa. Obligasyon natin sa Diyos at sa bawat isa, yung mga mabuting gawa. Meron siyang summary dito. Sabi niya dito, "But put ye on the Lord Jesus, and make no provisions for the flesh to fulfill the lust thereof." Ibig sabihin, ang hirap intindihin ka, no? Parang malalaman niya kung susunod ako, hindi. Hindi, ito yung sabi. Pag kinalabang ko to, galit yung isa. Pag sinunod ko to, galit yung isa. Pag ang Diyos ang sinunod ko, galit din naman yung gobyerno. Again, di sa lahat ng bagay, pero sa ibang bagay. Anong gagawin ko? Mga bata, di nyo maintindihan eh. Ang mangyayari sa Panginoon, binibigyan tayo lagi ng mga summary. Okay? Ano ba ibig sabihin? Paano ko mapufulfill to? Ito sinabi niya. Kaya sabi dito, ang Panginoong Jesus ang iyong ilagay. Parang isuot. Pag kilala mo si Jesus, hindi ka mahihirapan eh. Kasi again, yung sa tax, di ba? Naalala niyo yun? Sabi niya, itong mga to, sinakop lang naman tayo, tapos pagbabayaran tayo yung tax, parang yung mga Hudyo, parang na, ano, di ba? Lord, mali ito eh. Bakit natin bibigyan ito? Ano sabi ng Panginoon? Give unto Caesar what is for Caesar, and render unto Caesar which is Caesar's, and render to God which is God's. Ngayon, kung nilalam mong Panginoon na yung pala sinabi niya, hindi na mahirap intindihin yung sinasabi natin ngayon. Di ba? Yung sa Diyos, ibigay mo. Eh, yung kayo sa gobyerno, ibigay mo. Wala na natira, hindi rin. Meron lagi matitira sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Parang iba sinasabi, kaya ayoko sa church kasi magbibigay na mga ikapo. Tapos yung 25% sa gobyerno, di wala na natira. Meron pa rin. Di ba? Ano ka ba? Ano ka mag-compute? Meron. Eh, paano pag pinagpala ka naman ng Diyos, o di lalong mas mat 25, 35 minus 100, di 65. Meron pa 65. Eh, kung lumalaki yun, hindi ka mawawalan, di ba? So, obedience. The highest power to known is Jesus. Okay, pag sumusunod ka kay Kristo, bago ka sumunod, kailangan kilala muna siya. Kilala muna siya, isa-isay mo na ngayon kung ano sinabi niya. Katulad nung, ano yun na, render to Caesar, and gods to gods. Kilala mo si Jesus ngayon, hindi mahirap sumunod. Kasi siya na yung nagsabi sa atin kung ano yung susundin mo, ito yung hindi, hindi. Ngayon, dito tayo magtatapos sa example ni Peter and John and the early Christians. So, sabi sa Romans, Acts 5. So, alam nyo may nangyari sa Acts, di ba? Sumusunod yung mga disipulo ng Panginoon kasi sa Panginoon. Eh, may gobyerno rin ng time nila. So, may isang tagpo dito na may kita natin na isama rin itong mga sinasabi natin. Hindi ko maintindihan, sinusundin ko. Madali lang yan. Tingnan mo to. Ang gaya nung nangyari dito, they went captain with the officers and brought them without violence. So, hinuli sila. Hindi naman sila sinaktan. Kasi nga, sila ay sumusunod. Eh, hinuli tayo. Ano? Balilin natin sila. Hindi ganon. Hinuli tayo. Di sige, hulihin nyo ako. Ganon ang ginawa nila. Kasi, alam nyo, wala silang ginagawang masama eh. So, sumama sila. For they feared the people lest they should have been stoned. Okay? Naintindihan nyo yun? Kaya nila hindi sinaktan yung mga disipulo kasi yung mga disipulo ang ginagawa, magandang bagay, nag-ibig sila ng katotohanan, nagpapagaling pa. Tapos, sasaktan mo ba yun? So, dapat hindi. Kasi takot din sila, hindi sila mabuting tao necessarily, pero sila ay takot din sa tao. Pero sabi dito, and when they have brought them, they set them before the council and the high priest asked them. So, nahirig na, no? Saying, did not straightly command thee that we should not teach in his name? Hindi ba pinag-utusan na namin kayo, huwag niyong mangaral sa pangalan ng Panginoon yan? Kasi alam nila, sila yung nangaral eh.
Ano ang pinangalan ng Jesus? Alam niyo na ang pinangalan ng Jesus, di ba? Ang kalaban doon yung mga Hudyo. Madalas, ha? Pati yung mga Romans. Kasi sila ay ang mali naman talaga sila sa Diyos, eh, di ba? Kaya sabi nila, utos natin ngayon sa iyo, huwag niyo kayong mangaral. Eh, anong gagawin ng mga disipulo? Ang utos ng Diyos, mangaral sila. Ang utos ng gobyerno, huwag silang mangaral. Sinusundin mo. Okay? Ngayon, sabi dito, kasi pag nangangaral kayo, parang sinasabi na kami yung sinumpa ng Diyos. Parang ganun. Ano sabi ni Peter ngayon? No? Sige, hindi na kami mangaral kasi kami mga obedient Christian. Para sa patotoo namin, kailangan sumunod kami sa gobyerno, hindi na kami mangaral. Ganun ba sinabi nila? Again, sa ibang bagay, sumusunod sila pero hindi sa bagay na ito. Kaya sabi ni Peter, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Mas dapat naming sundin ang Diyos kaysa ang tao. Nakita niyo yun? Pag nag-conflict na yung tao sa Diyos, sino ka susunod? Kanino ka susunod? Kung matino kang Kristiyano, sa Diyos ka susunod. E kung takot ka sa tao, ang Diyos, mabuti naman ang Diyos, di naman tayo papatayin ng Diyos. Kanino ka susunod? Sa tao ka nasusunod kasi takot ka sa tao. Pero makikita natin ito, mali yun. Yung iba nag-i-excuse pa, hindi. Ito talaga, loko-loko ka eh, mapasama tayo lahat eh. Parang ganun yung iba eh, yung ibang ano din. Kaya galit sila sa mga Baptist, mga preacher na matapang. Kasi sabi, eh, may kilala tayo, makagalitan tayo lahat. Madadami kami sa'yo eh. Mga ganun eh. Actually, takot lang sila. Yun ang totoo. Takot sila, tapos gusto ka nilang takotin din sa kinakatakutan nila. Eh, hindi ka takot ngayon, katulad ni Peter and John. Ano sinabi nila? Nilinaw nila. Kaya kami sumusuway sa gobyerno, hindi para gusto lang namin sumuway. Susuway kami sa gobyerno dahil sumusunod kami sa Diyos. Hindi nyo maintindihan yun. Pero iba, hindi. Takot kami. Hindi, hindi ko ayaw. Gustong aminin, takot kami. Gagawa yun ng mga paliwanag na ikaw, hindi ka sumunod. Ikaw ang masama. Diba? Nakita niyo yun? So, ang galing ng, ayan, ang ganda nitong katapusan natin, ating summary, no? Sinabi ng tamang lingkod ng Diyos at matapang, at walang excuse, hindi nag-excuse, ang susundin namin Diyos, tapos ang usapan. Ano ba sabi ng Diyos? Let us gather together, sabi ng Diyos, mag-preach tayo, sabi ng Diyos. Yan ang susundin namin. Okay, tapos tayo. Kaya sabi dito, let us obey God in all things. And we will many times entail us to obey the human government, but not always. Pag sinusunod mo ang Diyos, yung gobyerno, automatic ang susundin mo na rin karamihan yan. Depende kung ang nasang gobyerno ka. Kung salamat sa Panginoon, kahit paano sa Pilipinas, kahit papano, may paggalang sa Bible, kahit papano sa ngayon. Pero again, kung di natin paglaban yung karapatan natin, di hindi natin alam, ay ganun pala yun. Na hindi mo alam na pwede mo suwayin yung gobyerno minsan. Pag mali na yung gobyerno. Pag hindi mo alam yun, sunod ka na ng sunod, mawawala na yung karapatan mo na yun. Kasi hindi mo na nga alam, hindi mo pinaglaban. Hindi din sila aware. Ay, mayroon palang sinabi sa Bible ganun. Eh, kala kami, pag gobyerno, akala ko, ako na lagi mausunod. Kasi, uto-uto mga Kristiyano eh. Kaya ngayon, ang gagawin natin, ano gagawin natin? Pag kailangan natin silang sundin, sundin natin. Pag kailangan natin silang sawayin, suwayin, suwayin natin. Okay? Okay, malinaw yan, ha? Hindi ko sinabing sumuway tayo lagi. Sumunod tayo lagi. Iba kasi, ang babaw nung iba talaga, eh. Palibasa sa takot, gusto nilang takotin ka rin. Okay? So, yun na po yun. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat. Napakalinaw yung salita, Panginoon. Kung aarali lang namin at di kami magpapawalang bahala, Lord, na sunod-sunod lang para kami mga minsan, mga sumusunod lang sa comfort kasi at sa takot, Panginoon, naintindihan namin ngawa ngayong umaga kung sino dapat namin katakutan, kayo ang dapat namin katakutan. Pag hindi kami sumunod sa gobyerno at pero sumunod kami sa inyo, andun ang inyong pangako ng protection. So therefore, kung anong mangyari man sa amin, at least andun ang inyong protection, makakaasa kami sa inyong protection at makakaasa kami sa inyong rewards. So Panginoon, maging matapang nawa kami. Alamin namin una, dapat namin gawin, pag alam na namin, maging matapang kami, mga
Magtiwala kami sa inyo, Panginoon, na kayo po mag-preserve kahit anong mangyayari, kung hindi man, at least ang reward namin ay nasa langit na. So, we pray na intindihan namin to Lord. Hindi kami, katulad ng karamihan ngayon na may nagkukunwari pang masunurin. Actually, takot lang. So, we pray na kayo po ay tuturo din sa amin, Panginoon, na sa whole na kayo nang pusundin namin. Sa tamang paraan, sa tamang klase ng pagsunod, dahil ultimately kayo pang masusunod, Panginoon. Kayo ang higher power, the highest power. You're the most high. You're the highest. We pray kayo pang malalati lagi sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.